Sa ibang balita, walang balak humingi ng paumanhin ang Bureau of Internal Revenue sa Philippine Medical Association kaugnay sa kanilang print ad na tila patama sa mga doktor. Ang gate ng BIR, walang sinisino ang patalastas. Lahat ng umano'y pabigat dahil sa hindi nagpagbabayad ng nararapat na buwis, punteriya daw ng ahensya. Nakatutok si Claire Delphi. Guru na pasa ng isang doktor. Ang mensahe, pabigat ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yan ang print ad ng Bureau of Internal Revenue o BIR na ikinagalit ng Philippine Medical Association o PMA. Ayon sa PMA, below the belt ang patalastas. Hindi po kami mga tax evaders. Nagbigay po kami ng tulong. Nagbuwis po kami ng buhay. Dapat po maisip ng ating BIR po yan, no? Ang doktor hindi nagpapabigat sa ating bayang Pilipinas. Ayon pa sa PMA, 10 to 15% lang daw ng mga doktor ang malaki ang kita. Dapat daw inspirational at positive ang campaign ng BIR at hindi mapanira. Ang nagagalit po yung mga doktor na nagbayad ng tamang buwis. Kami po ay educated, highly educated, sensitive po kami sa aming social obligation, our social duty to our country. Ang BIR naman, nanindigan sa kanilang patalastas. If you go and survey people, who are the first people that they complain about? It's about doctors who don't issue a receipt. Well, that's the reality. So, shouldn't they start policing themselves rather than complaining about this ad? It's unfair, no? Because I am very sure with the leadership of our PMA now, karamihan po ng mga doktor na members ng PMA, talaga nagbabayad. Siguro mayroong isa, dalawa. Siyempre, mga pasawa yan. Ayon sa BIR, hindi lang daw ang mga doktor ang kanilang pinatatamaan. May dalawa pang kasabay na inilabas na print ad. Itong print ad na karga naman ng isang sous chef, ang independent accountant. At ito namang karga ng isang foreman, ang isang online seller. Base raw ang mga ito sa totoong tax information na nakafile sa kanila, pinalitan lang ang mga pangalan. Kung hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, mahiya ka dun sa mga taong nagbabayad ng tama. Yun lang yung message. Parati kong sinasabi, lahat ng sektor, lahat ng industriya, meron hong nagbabayad ng tama, meron hong hindi nagbabayad ng tama. Let's say, I put 100 profession in a tambiolo, unfortunately, you're the first three that was picked. Diba? Oh, okay, so it was just random. Yeah. Dahil na insulto, hiling ng PMA, mag-sorry sa kanila ang BIR. Pero sagot ni Henares, magsusorry lang daw sila kung mapapatunayan ng PMA na walang doktor na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Bukod sa pagpapalabas ng mga advertisement, kada dalawang linggo rin ang pagsasampa ng tax evasion case ng BIR sa Department of Justice. Ayon pa sa BIR, disidido silang ipagpatuloy ang scare and shame tactic na ito, lalo pat sa taong ito, 1.456 trillion pesos ang kanilang target collection, mas malaki ng 20% kesa sa buwis na nakolekta nung nakaraang taon. Ayon naman kay ACT Party List Representative Antonio Tino, kung talaga raw nais palabasin ng BIR na bayani ang mga guro, dapat bigyan ng income tax relief ng gobyerno, no? At yung mababawas sa revenue, kailangan bawiin sa mga bilyonaryo, milyonaryong individual at sa mga malalaking negosyo, foreign and local. Tingin naman ng mga guro. As a teacher, unfair naman kasi mahirap yung trabaho namin pero nagbabayad kami ng tamang tax. Siyempre, mas malaki yung kinikita nila. Basta ako, nagbabayad ako ng tax. Kung totoo man yung nasa advertisement, nakakalungkot po. Kung ikukumpara rin daw ang kanilang mga binayarang buwis, mas malaki raw ang binayaran ng guro sa kabila ng kanyang mas maliit na kita. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras.